Narito na ang PTV Balita ngayon. Nag-deploy na ng mga kadiwa trucks ang Department of Agriculture sa Abra para matulungan ang mga naapektuhan ng Magnitude 7 na lindol. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, naglalaman ito ng 3 metric tons na mga gulay, isda at iba pang basic food item. Mag-iikot ito sa mga munisipalidad ng San Quintin, Pidigan, Tayum at Dolores. Dito mabibili ang mga mura at masustansyang agricultural products na makatutulong din sa mga magsasaka. Sa taya ng ahensya, nasa 3.8 million ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa nagdaang lindol. Kabilang dito ang mga nasirang farm-to-market road, dam at ilang irrigation system. Lubog sa baha ang 16 na barangay sa Mariveles, Bataan, bunsod ng walang tigil na ulan. Dahil sa baha, maraming motorista ang hindi makadaan at may ilang sasakyan din ang tumirik sa kalsada. Ilang factory worker naman ang hindi nakapasok sa trabaho. Stranded din ang ilan dahil sa hanggang baywang na baha. Una nang naglabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA dahil sa inaasahang walang tigil na pag-ulan sa mga apektadong lugar. Patay naman sa pamamarilang ama ng suspect sa shootout incident sa Ateneo de Manila. Kinilala ng Philippine National Police ang biktima na si Rolando Yumol. Binaril ang biktima ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay Rizal, Lamitan City, Basilan, dakong alas 6:30 ngayong umaga. Nagtamo siya ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa sa ospital si Yumol, ngunit idineklara rin dead on arrival. Masusinang iniimbestigahan ang insidente. Alamin naman natin ang mga balita mula kay Alas Sungduan ng PTV Cordillera. Tembag ng Aldaw Maan, nanayunan pa iti bilang nagdi-residente iti Cordillera nga atektado iti Magnitude 7 agigunod iti kanikadwa. Iti kaudyan na datos ni Department of Social Welfare and Development Park. Ngimat iti nasok 37,000 families, akat pa din nasok 137,000 individuals, iti apektado iti 383 barangays iti riyon. Tumano nun matan iti inam ti kumpirmado a pimusay. 277 nagiti nadangran, bayat nga upat mapupukaw ijay Abra. 146 houses mati totally damaged, then agro 10,000 dagiti partially damaged houses. Kabiyatan na nakipay matan ti ahensya iti cash assistance, then burial assistance iti pamilya dagiti pimusay, then naso 2.5 million pesos agatad, ti non-food items, tinipatulod ka dagiti apektado a lugar, malaksid ka dagiti imunan a family food tax. Kabiyatan na naso 17,000 mat at pamilya iti 185 barangays iti Ilocos Region, ti apektado iti napasaran a ganganad. Bukbuklin na iti tagot 67,000 individuals, kadwan dagiti pamilya kad agtaltalinod pa lang kadagiti evacuation centers. May samat nga individual tinailista at imusay ijay Ilocos Sur. Bayat nga 18 dagiti nadangran. Kabayatan na pito ti totally damaged houses yan nasurok 700 dagiti partially damaged houses. Nakapalimutan ti DSWD Region 1 iti nasurok 17,000 family food packs yan nasurok 23 million pesos agatad in non-food items kadagiti apektado. Dagita pay lang dagdagudyan at damag man nito dito'y PTV Cordillera. Siak ni Alas Sungduan. Balik sa iyo maan. Maraming salamat, Alas Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.